Kanina mo pang tinititigan. Baka matunan. Tigilan niyo ako. Pag-untugin ko kayo dyan. Huwag kang pupero dyan. Alam na ako, patay na patay ka kayo. Ah! Tumayimik ako. Ayaw mo kalbo. Ano ba yan? Tumigil nga kayong dalawa dyan. Para kayong tanga. Labis sa man mo ako, sir. Kaya na kumain. Hey, pabebe! Baray, tara. Inom muna tayo. Tumingin sa aking mata, magtapat na nakarap, di gusto ika'y mawala. Mamaya ka na, tapos sinungunin. Baka nandiyan na Ma'am Leia. Uy, baby. Ano? Wala mo tayo pagpapasahan niya? Oo nga, wala mo katalitin mo sa mundo. Ewan ko sa inyo. Lagi naman kayong talong. Sawa na ako sa kapusta. Last na to. Tingnan lang natin kung kaya mo. Ulol! Ako! Kayo na lang! Tol, ayaw ni JB. Naduduwag na ata. Ano ba yan? Alam mo ba may gusto si Michael? O tapos? Ganito, ligawan mo sa loob na sa linggo. Pag bumigay, panalo ka. Pag hindi, panalo kami. O ano, palag ka? Dadangoy pa kayo ng ibang tao? Wala namang masamang ginagawa sa inyo yun ah. Ikaw naman, pasasayin mo pa nga siya. Isa linggo lang naman. O paano? Tigsisinkwento tayo ng pusta. Sige, isa din ko ng JP ha. Diyan ka na, kakain lang muna kami. Tara na. Yan! Ba't di mo nire-replyan? Nakatulog na kasi ako eh. Akala ko kasi ayaw mo na. Bakit kayo nagsusulatan? Wala kang pakialam. Kahit nagtuturo ako? Mr. Alcatran, you, Mr. Gomez. The two of you will report to me right after the last class. We need to talk. Sa dami-dami na panahong pwedeng mag-usap at magsulatan sa klase ko pa. Sorry po, ma'am. Hindi na po maulit. Ang correct po kasi ni JB eh. Tulong nga na. Ikaw kaya nagsimula. Eh, ma'am, may pabebe to. Wala kang pakialam kung pabebe ako. Tama na yan. Bilang parusa, lilinisin niyo ang CR at alasin ko kayo uuwi. Dahil bibigyan ko pa kayo ng seat mode. Upan niya nakakainis na, ma'am. Hey, Michael. Smile agad. Kapag bumaba ang grades ko, isusumpa ito! Ihing naman dito, pinaka-creation ko. Uy, ako na ako mo. Pagod na pagod ka eh, magpahinga ka na lang. Gabe naman eh!
O ano, JB? Nakadalawang araw pa na. Kaya mo pa bang sikmurain? Sus, kayang-kaya ko kayong talunin. Sigurado. Huwag kang magsalita ng tapos. Ang usapan, pasasayahin. Eh, nag-dance nga kayo kahapon. May tatlong araw pa naman ako ah. Basta, talo ka na, sigurado. Michael! Nasabihin pa rin sa'yo. Ang seryoso mo naman, hindi ako sanay. Eh, seryoso naman kasi talaga to. Kasanan mo bibigla, pero si Jane. Bakit? Patay na siya? Gaga, hindi. Hindi mo ba napapansin? Paano yung lapit sa'yo ni JB nitong mga nakaraang araw? At ikaw naman, halos mamatay ka sa kilig. Michael, pustahan na lang kita. Alam ko naman yun. Alam mo, bakit ka naman pumayag? Dahil minsan lang ako nagiging masaya. Nararamdaman ko yun kapag nagpapatawa si JB. Kapag nangungulit siya. Alam ko namang hindi totoo yung mga bagay-bagay, pero okay lang. Sige, mag-aaral muna ako. Mamaya na lang ulit. Bye-bye. Bye-bye. Ingat! Ganito aking nadarama. Nasasaktan lang di naman nalalaman kung meron man ako. Apat na araw na magmula nung magpustahan kami ng tropa ko. Gusto ko ay manalo sa pustahan. Pero iba na ang nararamdaman ko ngayon. Maramdam ko, hindi ko dapat ginagawa sa isang inosente at napakabait na katulad ni Michael ito. Sige na nga, sasabihin ko na lang sa kanya ang totoo. Matalo na ako sa pustahan, pero ayaw ko ng ganito. Michael, hindi ko alam kung paano ako magsosorry sa isang matalinong tulad mo. Hindi ko alam kung paano ihingi ng dispensa sa kasalanang nagawa ko. Hindi ko gustong umabot tayo sa ganito, na nasasaktan kita ng lubusan. Nadala lamang ako sa katuwaan ng mga kaibigan ko. At hindi ko sinasadyang ikaw ang madamay sa gulong na gawa namin. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. At hindi ko alam kung gugustuhin mo pang makita ako matapos mong malaman ang kalokohang ginawa ko. Michael, sana mapatawad mo pa ako. Sana kung magagawa ng puso mong mapatawad ako, nanaisin kong maging kaibigan mo. Upang sa kahit ganoong paraan, makabawi ako sa sakit na naidulot ko sa iyo. Minsan, sa buhay ng isang tao, hindi mo masasabi kung ano ang mangyayari. Ang bawat tipo ng kapalaran ay maaari magdulot ng kiliti sa puso ng bawat isa. Yun nga lang, panandalian lamang ito. Sa bawat hawak ng kamay ng kapalaran, mapapagtanto mong hindi lahat ng bagay na kugustuhan mo ay mararanasan mo. Minsan, darating ang mga pagkakataong hindi mo man gusto ang mga nangyayari, ay kailangan mo makisabay. Sa oras na nagustuhan mo ang mga maling pangyayari, nilalasap ng puso mo ang mga haplos ng katotohanan. Minsan, sa maling gawain pa nagiging masaya. Ang buhay ay isang di maipaliwanag na kwento. Masalimuot, masaya. Makulay, magulo. Sa lamas ng buhay, masusukat ang katatagan ng isang tao. Upang sa kanyang paglalakbay, maranasan niya ang tunay na kaligayahan.